So what's up ngayon mga katipwest, no? It's another video vlog pala natin to about sa ating after ilang months natin nakuha si Mio i125S. Nakuha natin siya ng hindi siya August eh. August, September, October, November, December. A few moments later. June. So ngayon is June 19 ngayon ng 2020. So, last year lang natin siya nabili. So, 11 months na siya sa atin mga katikwas. So, ayun. Short review lang tayo. So, after 11 months ng ating, almost 1 year na rin, ng ating paggamit kay MIUI 125S, is titignan natin kung ano mga nabago or nabago ko sa motor ko. So, let's find out guys. So ayun mga katikwas, kung mapapansin nyo is ito ang unang nabago, which is hindi naman talaga totally nabago ang ating motor, pero syempre ngayon June is tag-ulan na hanggang December yan, so bumili tayo ng cover. Yan, importante din yan, sufficient yan, and sakto siya sa motor natin. For nabili ko to for all ano lang 350 pesos lapit lang dito sa amin. So, yun, fit na fit siya, is at bagay siya sa MIUI 125S kasi ang coat na nakuha ko is for pang MIUI 125S nga, sabi nga daw nila. So, yun, sakto-sakto siya sa mat hanggang sa ilalim. Walang labis, walang kulang. So, yun nga mga tikwas, is magbabalik tayo. Ito ang ating isa sa mga nabago kay MIUI 125S is yung kanyang mat na ano, naupuan. And then kasi dito yung which is yung original type niya na medyo stuck, medyo madulas siya guys. Nasubukan ko na rin siya lalo na pag nasa tag-ulan ka, madulas siya at madali siyang tumutuklap eh sa kumukupas kasi nga dahil rin sa mainit at manipis lang ang kanyang cover, seat cover. So ayan, at pinatabas ko na rin siya kahit papaano, kahit konti. So ayan, para medyo magbuka namang cool kahit papaano. At yun din mga katikwas is naglagay rin tayo ng matting. Ito is nagkakahalaga lang siya ng 350 pesos dito lang malapit sa amin. Ang mura lang niya guys, sobra. Pero not included pa yung bolt, kailangan din ng bolt pati itong mga ewan ko itong nilagay-lagay nila dito, pero yun nga, kailangan daw ito na ilagay para daw mas mahigpit. Sa saka maganda rin siyang tignan kasi pag nakikita natin mukhang cool saka malinis, kasi ang original nito, ang stock nito is may mga butas-butas siya sa gilid. Ito, kung mapapansin nyo, may butas-butas siya sa gilid, at lalo na pag umuulan na puti ka ng paa natin, diba, sa mga sapatos, chilelas man or ano man suot mo, didikit siya at mahirap siyang linisin, sa pag ikakar wash or ikaw mismo maglilinis. So not good sa akin yung bagay na yan. Pero ito, si Matis, maganda siya kasi once na ano, punas lang yan. Ayan, tulad niya, may dumi. Sample natin, pupunas lang. Yan, saka it's protective din siya lalo na pag nababiyahe. Yan, kasi meron siya mga small bolt na ito para siyang grip sa paa natin sa motor, para hindi na rin tayo mahirapan minsan madulas-dulas, ganun, or something. Meron din siyang parang eto, para mga spikes na maliliit. Nabili natin siya ng 350. Yan. So, yun nga, paps. Mga paps at mga katikwas is dumako naman tayo sa light. Yan. Medyo may pagkakaiba nga lang. Hindi ko na kailangan pindutin yung alarm nito kasi natutulog yung mga bata. Magising sila. So, yan. Ito. Ayun. Pabihira na pindut natin tuloy. Pastilan. So, ayan. Yes, babuksan natin. Ang napansin natin sa light is yan, nandyan pa rin ang bulb tight niya na dilaw yan. Pero pag sinindi natin siya is white na siya, LED light na. Pinalitan natin siya ng LED light, which is cost 250 pesos yung LED light na yan. Puting puti yan at maganda rin siya, at lalo na pag madilim, mas malakas siya. Kaso nga lang medyo sobrang lakas, so pinagbabawal ni LTO yung ganyang malakas masyado. Susunod na review, papakita natin yung light kasi medyo natutulog din mga bata dito.
magising. Kalitan tayo ng lola. Hello mga paps, yun din. Isa sa mga pinalitan natin kay MIUI 125S is ito. Kung mapapansin nyo, ang kanyang pipe na Apido. Yan. Made in Thailand. Version 3 chicken pipe. So yan, malakas yan, malutong. So sa mga kapaps natin dyan, mga katikwas natin dyan na makarinig na ng tunog ng version ng Apido, is alam nyo na yung tunog niyan, chicken. And as of for 11 months na ginagamit ko si MIUI 125S na naka-intact itong si Apido. Ito, good quality siya guys. Wala akong masasabi, hindi siya sumisingaw. At lalo na pag tumatagal yung ating motor, tumatagal yung pipe na nagagamit, mas lalong lumulutong, mas lalong lumalakas yung sounds or yung pag nire-revolution natin, mas gumagandang quality niya kasi nasusunog yung fiber niya sa loob, which is good din yun. So ayan, pinalitan natin din yan. At yun din mga katikwas, is pinalitan din natin siya ng gulong. So ayan, yan, medyo marami lang siyang mga tag dito. Eto, sabi daw nila pag may maraming ganito, yan, ganyan, is maganda daw yan sa motor. Mas matibay daw, mas mag-grip sa lupa at hindi madulas. Ayan. So, nabili natin siya ng 1,000 pesos. Kasama na din dun yung tarsilan na kailangan. Kasi tubeless to. Pinatubeless ko na rin yung harap pati likod. So, yan. So, yun mga katikwas. Tumako rin tayo sa shock niya. Itong shock niya to is 1 week pa lang sa akin. Last week ko lang to nabili. Which is ang brand niya is yan, Motaro, which is good. Ang ganda kasi nabili ko lang siya sa amin dito, is cost lang siyang 750. So yan, eto, medyo yayamanin kung titignan kasi gold na yung dito niya, tapos white pa yung dito niya. Bumabagay siya sa matte black ni MIUI 125S, which is good. Kung titignan natin malayo ang pogi niya, tignan. Oh, diba? Ganyan kaganda si MIUI 125S. Bagay sa kanya yung white. Pero recommend sa akin ng sorry, yung mga mekaniko doon is palitan daw to. Itong rim ng tag dito. Puti. Mas maganda daw para guwapong tingnan ng ating motor. So, susubukan natin. Kung maganda, sa susunod na review, papakita ko sa inyo kung ano nga bang kakalabasan nito pag kulay puti ang kanyang rim. Pagdating naman sa shock niya is maganda ang quality. Yan. Although dun sa stock, honest review guys, pag tumatagal yung sa stock, lumulutong yung tag dito, yung shock niya, which is not good. Which is kung may pera ka naman, palitan mo na mas better. Kasi dun sa stock, kung mapapansin nyo, manipis lang siya. Sa mga nakastock dyan ng MIUI 125S or anumang motor, pansin nyo, manipis yung kanyang shock, which is ito, makapal. Ayan o, makapal yung diameter niya. And then, napaganda rin nito yung motor kasi napalowered niya yung ating motor. So, ayan. Napalowered niya and medyo kumuha po ng konti ating motor. By the way pala, Motaro ang brand niya, made in Thailand. Ayan, legit yan. Ganun din mga kapaps, mga katikwas, is pinalitan din natin yung hand grip niya dito. Ayan, kasi napansin nyo yung stock natin is medyo parang maitim, or pag tumatagal siya is antigas niya. Matigas masyado yung stock, masakit siya sa kamay, lalo na dito kung hindi ka man naka-gloves. So yun yung kapangitan ng stock, pero syempre pinalitan natin ng panibagong hand grip, which is it costs only 150 pesos. Yan, saka maganda rin siya, medyo mataba yung grip niya. So yan, so hindi siya masakit, malambot siya. Ayun na, malambot mga paps. Papansin nyo. Yan, malambot siya. So maganda rin siyang pang grip. Yan, hindi siya masakit at hindi nagkakalyo yung kamay natin. Ganun din sa kamila. Yan, by the way paps, record na lang tayo ng odometer natin, which is ang natatakbo pa lang niya is 6,010. Yan pa lang ang natatakbo natin. Kasi nga, hindi ako masyado naglililibot. For 11 months, ito lang natakbo natin. 6,010 lang. So, work-bahay lang ako. Work-bahay. Yan lang araw-araw na ginagawa ko. So, yan. Yan lang, pops. And mga katikwas is,
titignan natin is ano yung nga ba ang nag-iba kay MIUI 125S. I-review natin lahat: headlight, kulay puti na, hand grip, pipe, ganun din yung kanyang shock sa mating, ilagyan din natin yan. So yun lang, so napansin nyo guys is parang nag-glow ata yung nasa taas ng ating MIUI 125S, which is ito. Yan, yan ang kisa sa mga kinaganda ni MIUI 125S, lalo na paggabi. Is nakikita ka ng mga dumadaan na kotse or anuman malalaking bus, yan. Parang ano siya, nagre-reflect, nagbiilaw. Parang sa mga bike ganun, or parang sa mga expressway kung dumadaan kayo mga sa gilid-gilid. So, yan. So, gamit na ka-flash tayo ngayon mga katikwas. So, yun lang. So, yun mga katikwas, is honest review lang ang pinakita natin. Ngayon, after 11 months ng ating paggamit kay MIUI 125S, is marami tayong napalitan mga parts sa kanya. So, yun lang mga katikwas ang pwede kong i-advise sa inyo ngayon. Is, kung tatanungin ako, range of ng 1 to 10, kung gano'ng kaganda si MIUI 125S after 11 months or almost 1 year. Sabihin ko sa inyo guys, is 10. It's very good. Ganda. Keep it job. Yamaha, kaya yung ganda ng pinapunta na performance, especially fuel efficient siya, matipid, and then maganda siya, eco-friendly, and then maganda rin yung kanyang quality. At yun nga lang is medyo malikot yung isip ko. Sinan sa malikot ang isip is gusto ko mag-try ng bago sa ating motor. Medyo papugi lang natin ang Hyundai, which is pogi naman si Yamaha. Tikwas is, kung bago ka lang sa channel ko or matagal ka na sa channel ko, please like and sub, comment and subscribe para makatulong ka na rin sa atin at sa ating mga susunod na videos is para mag-upload ako ulit. At ganahan ako mag-upload ulit. So sa mga susunod ko reviews, abangan nyo lang po at comment nyo lang po ano po ang gusto nyong reviews.